bawat araw na lumilipas, buhay ng mga estudyante ay mas lalong humihirap para makapagtapos at magkaroon ng maayos na buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit sa mga estudyante na kailangan pang magtrabaho para makapag-aral, gaano pa kahirap ang kailangan nilang dalasin? Ito si Ate Aira, papasok ng maaga para punan ang oras sa duty niya. Isang mabuting anak at mag-aaral. Pangarap niya ay maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Pangarap na dahil sa pagsisikap, hindi imposible ang hindi makamtan. Ito si Kuya Julius, isang guest ko job experience program. Palaging ginagabi sa eskwelahan, naglilinis at nag-aayos ng silid-aralan. Siya ay may hangaring makapagtapos ng pag-aaral upang ang mga magulang niya ay matulungan. Pinay ko na rin dahil papano. Sabi daw, office of the day, magpakad na ang resume. And then, after nun, a few weeks, naghanda ako. And then, pagkatapos nun, nagpata kami ng resume. Pinawagan kami after how many hours na siguro. O nagpata ako ng 6 o'clock ng umaga, nakareceive ako ng balita na 3 o'clock kailangan makipagkita ako kay Dino. Galing sa kabilis. And then, noong time na in-interview ako, siyempre kabado, hindi ba naiwasan yun. And then, marami din lang sa akin si about dito. Halimbawa na lang na, kaya mo ba? Siyempre, as a student, malinibago ako. Kasi, bigat yung nakikita responsibility na ano. And then, ito yan, yung studies mo, conflict. And then, kailangan, bulilog mo. Tapos noon, nung simula ako, talagang ang kaya ko sabihin na mahirap. Kasi, first time, ano ba naman ang first time, diba? Talaga kasi yung first year ako nag-apply ako pero hindi ako natanggap kasi yung wala daw experience tapos daw yung bilang essay marami daw gagawin so sabi yung teacher na hindi daw ako pwede na kunin tapos nung yung second year na ako yung nag-apply na ako so sawa lang yung mula sa aming nakalap na impormasyon noong taong 2010, humigit kumulang 216,000 estudyante sa bansa ang naghihirap sa trabaho habang sila'y nag-aaral. Halos 50% lang ng mga estudyanteng nagtatrabaho ang nakakapagtapos dahil ang iba ay hindi nakakapag-aral ng maayos. Ang iba naman ay nagkakasakit at meron ding sumusuko na lamang dahil kakulang ng pinansyal.
Tapos matapos yung pangarap ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kaya ko itong gawin lahat para maabot ko yung pangarap ko tapos matulungan ko yung nanay. Matagal-tagal, siyempre, kailangan yung studies ko yung kumapabayaan. So, ito yan sa mga basic ko kung bakit ako nag-aaral. Ang purpose ko ay makapagtapos. Matulungan yung pamilya ko, maging maganda ang buhay at graduation. Yung family ko. Kasi, kung hindi ako mag-aaral maybe, kung pagpabaya ko yung studies ko, ano mangyayari sa pamilya ko? Anong magiging kinabukasan ko after kong mag-graduate? Ang masasabi ko lang doon para doon sa mga estudyante is huwag kayo maawa sa sarili nyo. Maawa kayo sa magulang na papaaral sa inyo. Ang pera kasi hindi naman kasi nakukuha ng isang biglaan lang yan. O, sabihin natin, mayaman kayo. Pero yung pagmamahal ng isang anak, isang magulang, siguro kaya nila ibigay lahat. Pero kaya ko sabihin na ang edukasyon yun yung makuha sa ibang tao. Kaya, the more lesson that you come up, the more you learn, may mararating na, sigurado. Pag hindi, wala ka na rin kayo. Sisiguraduhin mo sa'yo hindi ka nag-aral, tapos ka pa. Para magpasalamat. Kasi laki ng tulong sa akin ng scholarship na to. I want to, gusto ko naman palitan yung bandang love na binigay sa akin ng scholarship. Ang hirap kasi marami nagsabi na ang kahirapan ay hindi hadlang.